Panibagong araw po, panibagong pag-asa sa lahat ng mga kababayan ko at kapwa ko OFW. Sana po igabayan lagi tayo ng ating mahal na Panginoon Diyos. At panibagong vlog at panibagong pag-asa. Ibrigising is a blessing po sa ating lahat mga mahal kong kababayan. Welcome na naman po sa ating munting vlog, Chip Jerry TV. Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan, mga kapwa ko FW at mga kababayan ko. At gabayan lagi tayo ng ating mapagpalang Ama, ating mahal na Diyos. At shout out po sa ating mga subscriber at ating mga viewers po. Ayan na po. Nag-uumpisa na po tayo. Magluluto po tayo ngayon ng ginisang munggo na may hipon at manok po. Ayan, naka-ready na po yung mga ingredients natin. Nandyan na yung mga hipon, ampalaya. At pinakuloon ka na rin po yung munggo dyan. Ayan, naka-ready na yung munggo. At igigisa na lang po natin. Ayan na po yung mga ingredients natin. At ayan, nag-umpisa na akong magluto po mga mahal kong kababayan at mga kapwa ko FW. Ginigisa ko na po yung munggo. At yan po yung ulam ng mga staff na namin ngayon. At nag-request po sila ng munggo. Nagluto po natin sila ng munggo. At habang abala rin yung mga kapwa ko na kapwa ko manggagawa, diyan nagluluto rin sila. Busy rin po sila sa namin sa pagkain ng aming pasyente. Pero mamaya po tutulungan ko sila pag natapos ako. Saglit lang naman po yung yung lulutuin ko. Diyan na wasak yung gloves natin, nagpalit tayo. Habang minamadali natin yung pagluluto para makatulong tayo sa ating mga kasamahan sa trabaho. At mamaya magpahinga lang kami ng konti at magsaserve na naman po kami. Ayan, ayan po. Ginigisa lang natin ng konti. At ayan na nga po, nagisa na yung manok. Ayan. At maya-maya ilalagay na natin yung munggo. Igisa na rin, ilagay na rin natin yung munggo, isabay na rin natin sa paggisa. At ihuli natin mamaya yung palayanan. Ilagay na nga yung munggo. Ayan. Kumukulo-kulo pa po. Nandyan na yung munggo. At mayon, may naisama pang dahon ng nandyan na rin yung hipon. At maya-maya, ilalagay ko na yung dahon ng ampalaya. Saglit po yan. Maluluto na. At dati nang napakuluan. Ayan. Kunting gisa lang po. At yan, at titikpan natin kung tama na yung lasa. Medyo hindi pa tayo kumbinsido. Kaya lagyan natin ng patis. Lagyan natin ng kunting patis. Mamaya't haluin muli natin at titikman kunting kulo. Ayan po, kunting mga siguro 5 minuto na lang yan. Matatapos na tayo at tutulungan na natin yung mga kasama natin. Kunting-kunting tiis na lang sa mga kasama ko. Ayan, titikman natin uli at titignan natin kung okay na yung lasa. Ayan. Okay na daw. Nag-thumbs up na. Okay na. Na dyan? Yung dahon na lang ng ampalaya ang ilalagay natin. At maya-maya, na natin. Ayan. Konting kulo na lang po. At ilagay na natin yung dahon ng ampalaya. Nandyan na rin yung hipon. Ayan. Malasang malasa po yan. May hipon tsaka manok. Ayan, konting kulo pa. At ilalaglag na natin yung dahon. Ayan, nakalagay na yung dahon ng ampalaya. Ayan na nga.
ano na, at kapatayin na po yan, at naka ano na yan, tatakpan ko na lang at mamaya kakain kami. Mga bandang alas 2:15 kakain na kami. Ayan po, sa sumunod naman na araw po, ayan, magluluto naman tayo ng paksiw na isda, hasa-hasa. Pasensya na po pala kapon, hindi ko na i-vlog na yung mga niluto namin na mga pagkain, yung pinaka main dish namin po. Ayan na, ayos na rin tayo dyan ng mga gulay para sa ating paksiw. Mayampalaya, ayan po, yan yung mga ingredients niya. May talong, ayan po, luya, sili, ayan. Ayan nga, at prepare na natin yung mga gulay. Naiwa-hiwa ko na yung ampalaya at lilinisin, tanggalin natin yung buto. At medyo yung nabili kong ano, ampalaya, eh medyo ano yung loob niya, matigas yung buto. At ayan po, tinatanggalan ko na nga yung buto. Yan, ginagamitan ko ng plastic spoon. At yan nga, nabali yung spoon. Kinamay ko na lang. Mas mabilis pa yung ano eh, paggamit sa kamay eh. Ayan. Natanggalan natin yung mga ano, buto sa ampalaya para maitapon natin yung mga ano niyan, yung mga scrap niya, para malinis yung pinagtatrabahuan natin. Ayan po, at yung mga susunod naman po, yung mga iba, gulay, yung luya. At binabalatan ko na rin po yung luya. Ayan, minamadali ko na rin po dyan. At yung isda, naghihintay dun sa kabilang room. At lilinisin ko pa yun. Pero tinanggalan na po ng hasang dun sa pinagbilihan ko ng, ano, ng isda po. Babalnawan ko na lang po at imamarinate natin yung isda. Ayan po. Ayan na nga po. Ayan. Tinatanggal ko na rin yung dulo-dulo ng mga talong para yung mga basura ay maitapon po. Ayan. At ayan na nga po. Iniwa-hiwa ko na yung sili. Ayan. Ayan. Sunod naman natin yung luya. At nagmamadali na po tayo. At yan, kagaya na dati, ganun din po, marami tayong trabaho na nakasunod dyan. At sinisingit ko lang po yan, yung paggawa ko ng pagkain ng staff. Kasi walang, ano, walang gagawa. Kasi sa gabi, dadalawa lang po kami yung, ano, yung kusinero ko. Mas marami po sa umaga at sa hapon ng staff. Ayan. Inihiwa ko na rin po yung ampalaya. Ayan. Ayan po yung gulay ng paksiw natin na hasa-hasa. At ayan, nagmamadali na po tayo para matapos na po. At hugasan pa natin yung isda natin. Ayan, ayan, sinunod ko na po yung talong. Nahiwa-hiwa na rin po. Ayan. Ayan po, mamadali na, dahan-dahan lang, baka mahiwa yung kamay natin. At yan na nga po, no? Naka ano na yung gulay natin, naka prepare na, nakahiwa na po. At yan, pupunta na tayo sa kabilang room at maglilinis na tayo ng isda. Ayan na nga, pisa na tayo, iniwa ko muna yung magkabilang side niya para pag marinate natin ay susuot yung lasa po. Ayan. Hiwa-hiwa natin, mamadali na rin po tayo dyan para makatapos na. 1 kilo lang po yan binili ko. Mura lang po dito yan sa Saudi. Sa Pilipinas yan na 300 data, hindi ako nagkakamali, o 250. Dito po ano lang yan,
yung sa mga maliit na fish market, 10 real. Pero sa mga mall po, pag promo, 5 real to 7 real po yan. At yan, nauugasan na natin. Ugasan natin yan at mamarinate na rin po natin. Para pagsalansan natin sa kaldero mamaya, ayos na. Ayan na nga po. Katapos na tayo, lalagay na natin sa kaldero. Ayan. Lalagyan na natin ng mga sangkap sa loob ng kaldero. Yan sa ilalim. Lagyan natin yung luya, sibuyas, yung mga paminta, laurel, para tsaka bawang. Para malasa po. Bukod po sa ilalim, meron din sa ibabaw niyan mamaya. At ilagay din natin yung ibang gulay sa ilalim. Ayan, para suporta po dun sa isda natin. Para hindi dumikit. Ayan, ilalagyan natin yung talong natin, tsaka yung ampalaya. Ayan. Sasalansan naman po natin yung isda. Ayusin lang natin maigi, sasalansan natin yan at ayan. Mamaya lalagay natin yung mga iba pang sangkap dyan, yung mga sibuyas na natira sa ibabaw, pati yung gulay po. Ayan, para masarap. At mga ano lang po yan, mga kulang-kulang isang oras, tapos na yan. At may tabi na natin yan at gagawin naman natin yung ibang trabaho natin. Ayan, nilagay ko na po yung ibang sangkap po dyan sa ibabaw. Ayan, pati na yung mga asin, paminta. Ayan na po. Laurel, taka yung buong paminta. Ayan na po. Ayan. Tapos may dala rin akong secret ingredients. Ayan. Lagyan po natin para lalong masarap. Dalawang packet po yan, dinala ko. Hindi po kami gumagamit dito yan sa trabaho namin. Bawal po yan. Pero sa mga pang-stop food namin, pwede po. Nilagyan namin. At ilalagay ko na rin yung natirang gulay. Ayan. Lagay na natin. At mamaya, lalagyan na rin natin ng ano yan, ng suka. Ibubuhusan na rin natin ng suka yan para masarap. Ika nga, paksiw na paksiw. Tinanggal ko na rin po yung mga kalap. Pinadala ko na dun sa kasama ko at iligpit na. Dadalhin na po sa ugasan yan. Yan. Para wala pong kalat. Masarap magtrabaho po kung malinis yung kapaligiran. Yan. Sabi nga, clean as you go. Mas masarap magtrabaho na malinis po. Maliwalas po ang ating isipan. Yan, naibuhos ko na po yung suka. Lalagyan din natin ng olive oil. Yan, lalong sasarap dahil may olive oil. Yan po, at yan, tatakpan na natin. At maya-maya lang yan at ano na yan, maluluto na yan. Saglit lang po yan. At lalagyan ko rin ng konting tubig. Ayan po. Para hindi naman po masyadong maasim. Ayan na. At nakasalang na. Tatakpan na lang yan. At yan naman po yung pinaka main dish natin. Yan po yung mga main dish natin. May casserole, may lamb, may rice, may chicken, at soup. Ayan po. Yan po yung main course natin ngayong araw. Ayan. Nung nakarang araw, hindi ko po na vlog yun. Ayan na po. Ayan na yung paksiw natin. Ayan na. Kumukulo na. Sabi ko nga sa inyo, saglit lang yan. Ano? Paluto na yung gulay niyan. Mas masarap po yung gulay. Medyo, ano.
Ano po, hindi siya masyadong overcook. Ayan na po yung finished product natin. Ayan. At na mamaya-maya kakain na kami. At tutuloy lang yung mga trabaho sa opisina at saka sa iba pang trabaho. At mga alas dos po kakain na kami yan. Alas dos ng madaling araw. Ayan. Yun po yung kainan namin. Ayan na nga po. At nakatapos na naman kami. At pauwi na. As usual, inabutan kami ng ulan na naman po. Ayan po. Alas 3:30 na po na madaling araw. Bago po natin tapusin yung vlog natin po, shout out po sa aking pamilya, ang aking asawa at aking mga anak. At aking mudra, ang aking nanay at aking biyanan. Nay, magpagaling po kayo, manay. Shout out po sa Rock Family, Israel Family, Bulando Family, Abad Family, Pasqua Family, Olympia Family, Busa Family po dyan sa Dolores at sa Kuya Richard, Olympia Family dyan sa Bulacan po. Nay, magpagaling po kayo, nay. Kayang-kaya natin dyan. Manalangin lang po sa, tayo sa ating mahal na Panginoong Diyos. At sa mga kasama ko sa trabaho, ganun din po sa mga kasama ko sa bahay, kina Rolly Boy, si Reggie, si Ariel, si Dexter, at saka si Juben po. Shout out sa inyo. Sana gabayan lagi tayo ng ating mahal na Panginoon. Ano po, Nay, sabihinan ko po, magpagaling po kayo, Nay. At wala pong imposible.